Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo na ikalabing tatlo na linggo sa kanilang panahon sa palangtaon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor, Tanbansang Labanan ni Jesus Nazareno, at ang mga intensyon na manakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang iba pa mga intensyon para sa nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Amos, si Amos bilang propeta hindi tinatanggap ni Amasias at iba pang mga Israelita, kaya sila ay maparusahan sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, pinagaling ng ating Panginoon ng isang paralitiko at pinatawad ang kanyang kasalanan. Tayo rin ay humingi ng patawad sa ating Panginoon dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukob ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias ang saserdote sa Betel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, Anya. Dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan, sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasias si Amos. Bulaan kang propeta,
magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaak. Dahil dyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lunsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang iskribang naroon, "Lapastangan ng taong ito ang Diyos." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kahit sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan?
alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumining ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Pakibati sa mga katabi niyo, mabuti ang Diyos. Sa English pa, God is good. Pakisabi sa katabi mo uli, God is good. All the time. Kaya po, sa atin pong mga pagbasa ngayon, ang kabutihan ng Diyos ay napahayag. Sa salitang Hebreo, ang karaniwang ginagamit sa kabutihan ay tob. Pero dahil tayo ay nagsalita sa kabutihang loob ng Diyos, ang gamitin po natin na salita ay kesed. Ang kesed, ito yung pangalan ng Diyos na mabuti. Kesed. Kaya sa Koinokuna Grigo, na ito naman po ang ating ebanghelyo sa Bagong Testamento, Theos Agathos. Sa salitang Latin na nasa ating liturhiya na matagal na panahon, Deus bonus est. God is good. Sa atin pong salita, ang Diyos ay mabuti. Kaya po sa ating ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, versi 1 hanggang 8, sa versikulo 2, mabasa po natin ang ganito. Sabi ng Panginoong Hesus sa paralitiko, Teknon, apinti so hison hamartie. Ulitin ko, Teknon, apinti so hi hamartie. Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaagad nagreklamo yung mga skriba. Napastangan niya ang Diyos. Nasa isip pa lang nila, kaya sinabi ng ating pa, bakit kayo mag-isip ng ganyang masama? Alin ba ang mas madali na sabihin na pinatawad ka na o sabihin na tumayo ka, lumakad ka, dalhin mo ang iyong higaan. Pero sinasabi niya, napatunayan na ang anak ng tao, ito yung pangalan ng Mesiyas, ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Yung mga gustong mapatawad ng Diyos, pumalakpak ng malakas na tayo'y pinatawad ng ating Panginoong Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa kanyang kabutihang loob. Kesed. Mabuti ang Diyos. Pero hindi ito tinatanggap ng mga ilan. Hindi ito pinapansin. Kaya sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Amos, Kapitulo 7, episode 10 hanggang 17, nagpahayag si Amos ng kabutihang loob ng Diyos. At na kailangan magbalik loob sila, magbago sila, pero hindi pinakinggan si Amos. Si Amasias, na isang pari doon sa Bethel,
Nasabi, "Oy, uwi ka doon sa Huda at doon ka maghanap buhay sa iyong panghula." Ang akala na ni Amasias, pira-pira lang ang ginawa ni Amos. Pero si Amos ay isang pastol at siya ay tagapag-alaga ng mga halaman at mga puno gaya ng sikamuro at gaya ng igos. Kaya sinasabi niya, dahil ito yung nasa isip mo, ang asawa mo ay maging bayaran, ang mga anak mo ay mamatay sa pamamagitan ng tabak sa gera, at ang mga Israelita ay maging bihag sa ibang bansa at ikaw ay mamatay doon sa ibang bansa. Ang Diyos, kailangan nating tanggapin sa Kanyang kabutihang loob. Dahil ang Diyos ay naghahatol kung ano ang mabuti. Kaya nga sa ating Salmo 18, sinasabi sa versikulo 10, Salmo 18, matuwid ang hatol ng Diyos sa lahat ng tao. Dahil siya ay chesed, ang Diyos ay mabuti. O sa Latin pa, Dios bonus est. God is good. Mabuti ang Diyos. At dahil dito dapat po nating tingnan na sa lahat ng panahon na kung saan tayo ay may mga problema at mga salernin, gaya ng isang paralitiko ngayon sa ating ebanghelyo. Paralitiko, hindi na siya makakilos. Pero dahil sa pananalig ng mga tao, dinala siya sa harap ng ating Panginoon. Nung ating Panginoon ay umuwi doon sa kanyang tahanan. At sinabi ng ating Panginoon, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Napakagandang pakinggan yan kapag sinabi ng ating Panginoon sa ating lahat, "Anak, pinatawad na ang iyong kasalanan." Binayaran na ng Panginoon Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga kapalpakan, lahat ng mga ating karupukan at kahinaan, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at dahil sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin, tayo ay Kanyang pinatawad. Tayo ay Kanyang binigyan ng mga biyayang kinakailangan natin. Bago pa man natin banggitin ang lahat, alam na ng Diyos ano ang ating kailangan upang tayo ay maligtas, upang tayo magkaroon buhay na ganap at ikasiyasya, upang tayo ay mamuhay sa matuwid at sa liwanag, sapagkat sa panahon ng karimlan sa ating mga puso, kaluuban at buhay, nagliliwanag ang kabutihang loob ng Diyos. Sa panahon na tayo litong-lito at hindi natin alam kung saan tayo papunta, kung kanino tayo kakapit, nariyan ang Diyos. Siya ang ating lakas. Kakapit lang tayo sa Kanya. Uhugot tayo ng lakas sa Kanya. Sa panahon na napakalaki ang mga pagsubok sa buhay, sa panahon na hindi natin nakikita ano ang tunay na tunguhin sa buhay at sa isay, ang Diyos ay nariyan lang upang tayo'y bibigyan ng narapat na saysay ng kabuluhan sa ating buhay, sapagkat hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kailanman hindi tayo basta't iwanan ng Diyos. Makalimutan man ng isang ina ang kanyang anak, pero ang Diyos hindi makakalimot kailanman. Tayo ay handang patawarin niya. Magbalik loob tayo. Magbago tayo. Ituwid natin ang ating landas upang siya ay ating tunguhin, upang siya ay
ating sentro upang siya ay esensyal sa buhay natin, upang siya na umibig sa atin ang tunay ay siyang pinaka iniibig at minamahal natin, sapagkat kung tayo'y nasa Diyos, lahat ay may katwiran. Kung tayo'y nasa Diyos, anuman ang nasa ating buhay ay ating matanggap, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Dios bonus es chesed. Mabuti ang Diyos. God is good. Kaya dahil siya'y mabuti para sa atin, magpakabuti din tayo. Maging mabait tayo. Ibahin natin ang ating masama na ugali. Magkaroon tayo ng habag, awa at kabukasang loob sa ating kapwa. At ang ating pamilya ay payag ang tunay na pagmamahalan at pag-ibigan, sapagkat kung mayroong pag-ibig, nariyan ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan at mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Atin pong itutugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagkapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pagkakasundo naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yung mga namayapa naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang
sa bayan na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, Tito, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagalob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan namin ito ay aming maihayag kahit nito ay walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pangitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang helisi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Isabel, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos, sa turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagpaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan ang maghanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad mo. Libuntin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement, mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno.
Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Kayong mga narito at kayong manaugnay sa iba't ibang social media platform o nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na may biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang Diyos ay mabuti. Dios bonus is. Chesed. Dios agathos. Ang pangalan ng Diyos ay Diyos na mabuti. At tayo'y mga imahin at larawan ng Diyos. Dapat rin tayo'y maging mabuti at mabait upang ang Diyos ay mapahayag sa atin upang tayo ay kalakbay ng ating Panginoon. Ngayon po ang pupasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Nihag mo sinang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong kana nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan ipon ninyo ang mga dalang imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyento na may maalan ng pangakon sa binyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, ilulwalhati ka namin.